Yes, it's a beautiful afternoon. At syempre, naku, ito na naman tayo sa isang special na edisyon ng Yes, the Guest. Oh, Yes, the Guest tayo. Syempre, mga best, kasama nyo ang inyong, naku, ang inyong friend na si DJ Rico Paniero. At, naku ha, syempre, special lagi ang ating Yes, the Guest. Kaya naman, special din ang ating mga kasama this afternoon. Kaya ready na ba kayo malaman kung sino? Eh, alam nyo na yan. Naku, eto na, si Shane Garcia! Shane! Alam mo, good afternoon po sa lahat ng mga best pa yun? Best ba yun? Oo, mga best natin, oh, Shane. Oo, mga best pala to. Yeah. Alam po sa inyo lahat. Ako po, si Shane Garcia. Shane, kamusta? Nasa ka ngayon? Ikaw ay nasa? Nasa bahay lang po ako. Nasa bahay? Music room po namin. Wow, sana all may music room. Sana all may music room. May siya naman. Nanisan po na tayo doon kina Shane, no? Makikita tayo. Makivideo kay tayo doon sa music room nila Shane as makapakikita tayo. Kamusta ka na, Shane? It's been 2 years. Dalawang taon na, no? Dalawang taon na tayong medyo limitado ang galaw sa labas. So, kamusta ka? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ayun po, okay naman po ako so far. Ngayon po, bakasyon ko po ngayon. So, kakatapos lang ng SEM, ng online classes ko po. So, parang naghahanap po ako ng ways ngayon to be productive. So, aside from writing songs, nagtatry po ako mag-paint by numbers. Yung pag-paint po, ayun. Tinatry ko po siya gawin. And then, ayun, basta parang gusto ko po kasi siya gawing productive. So, with the help of my dad, parang nagbibigay siya ng example. Kunyari po, mag-learn ng mga new instruments and ganun. Natry ko po maging productive ngayong bakasyon. Naku, napakasipag naman ni Shane, no? Hindi ikaw yung tipo na gusto lang, alam mo yun, no? Manood ng stream. Hindi ikaw yung tipo, di ba, nasa sulok lang na gustong mag-indoor plant. Di ba, no? Ikaw talagang gusto mo maging active, gusto mo lagi kang mayroong ginagawa. And speaking of music, ayan, balita namin, 13 ka pa lang, nag-start ka nang magsulat ng kanta. Grabe, 13 years old, no? Ang ginagawa ko nun ay nagbibilang pa lang ako nun ng multiplication table, pero ikaw, grabe, no? Nagsusulat ka na ng kanta. Paano mo nagawa? I think nasa pamilya niyo ang passion, no, sa music. Tama ba kasi nakwento mo si Daddy? Oo, 'di ba, no? Oo, ng music inclined. And so, paano ka na-introduce? 13 years old ka pala, nagsusulat ka na ng kanta? Actually po, si kasi kami parang siguro po sobrang grabe interest sa music, kaya ganun. Tapos yung sa pagsasulat naman po ng song, siguro po parang tinry ko lang. And then, hindi ko rin naman po in-expect na kaya ko pala. Ayan, ganun. So, parang isa yun sa naging way ko para lumabas ng comfort zone ko. And then, pinagpatuloy ko na po siya. Ayun, I think, yun po. Okay, so yung mga nasusulat mong kanta, may mga hugot ka ba? Ganun? Or about sa life? About saan? Love life? Depende po. Depende po siya. It's either sarili ko pong experience or experience ng iba, stories ng ibang tao, ganun. Tapos minsan po, pag nakakapanood ako ng certain movie or nakakakita ako ng certain story, minsan nakakakuha po ako ng inspiration doon para makapagsulat ng isang song. Hindi ko rin po alam kasi minsan bigla na lang siya nagpo-pop up, ganun. Parang may isip ko na, ba't parang magandang gawa ng song to? Ganun po. Nice! Ang galing! You know? And you know what? Ang maganda kasi din kapag ikaw yung gumagawa ng kanta, tapos ikaw pa yung mismong kakanta, talagang nai-interpret mo siya ng maayos, di ba? No? Sobrang talented naman talaga ni Shane. Oh, hey, ang daming napipritihan kay Shane ng mga viewers natin. Oo, love you Ate Shane, sabi ni Andrea. Oo, sa mga comment section natin sa Yes the Best Manila. Hello mga besh. Oo, ayan. And of course, eto no, bukod sa pagsulat ng kanta, bukod sa pagplay ng instruments, ano pa ang hobby mo? Shane. Meron ka pa bang ibang ano yung pinagkakaabalahan na gustong ginagawa lagi? Hindi ko po alam kung part ba yung, kasi first love ko po talaga yung dancing. So, I guess,
yung TikTok yung isa sa parang naging platform ko to express yung passion ko rin for dancing. Ayan, yun yung isa sa mga gusto kong gawin. Pero bihira naman. Pero, kumbaga, yun lang po. Parang way of expressing myself dun po. And then, yun nga, nabanggit ko po kanina yung paint by numbers. And then, I also do song covers, kanya. Tapos, nag-vlog din po ako minsan. Ayan. Oo, napanood ko nga yung isang, ano, ng isang vlog mo, you know. Ang sobrang nakakatuwa. Oo, sobrang ang cute-cute. Kasi di ba, ano, yung talagang bagets talaga yung audience, eh, no? So, ang galing lang, nakakatuwa, no? So, mamaya, ako malalaman natin kung saan natin mapapanood more. Ayan, itong si Shane Garcia. And of course, ayan, dahil sa napag-uusapan naman natin ang music, sino naman na nakapagpa-influence sa'yo pagdating sa mga, sa style ng iyong pagkanta? Sino mga ina-idol mong mga OPM artist or international artist? Yan. Feeling ko po yung mga, kung may mga nanonood man na friends ko, iko-comment nila dyan sa baba. Pero sasabihin ko. Comment yun na, dali, comment yun na. Oh, ano daw? Hindi, kasi yung pinaka-reason po bakit ako nag-guitar is because kay Juan Carlos po. Kasi fan ako before ng The Voice Kids. Tapos, yes, yes. Crush ko siya noon. Yan, yan. Okay. Tapos, yun po, na-inspire niya ako mag-guitar talaga. Tapos, ngayon po talagang nakikinig ako. Tapos, fan po talaga ako ng banda na, OPM band siya, na The Ones. Yan, sila po. Sila talaga yung isa sa nag-push sa akin kung bakit ko pinursue yung music. And, ayun, ngayon, pinapakinggan ko po. Minsan, into K-pop din po ako. Like, Twice. Tapos, K-pop. BGYO, ganyan. Yan po yung mga pinapakinggan ko kasi parang halo-halong genres din since nag-explore rin naman po ako. Kasi parang di ko naman sinasara yung sarili ko sa isang genre lang. And also si Moira pala, si Ate Moira, ayan. Ayan. Oo, doon. Yung talagang, alam mo yung kasi ang nakaka-influence kasi ng music, siya talaga yung magiging background mo, you know? Yes po. Oo, so ang galing ano. Oh, tsaka yung The Ones, grabe yung ano niyan. Grabe yung hugot. Ayaw po. Yeah, ko, parang naman itong mga to, ayaw man lang, ayaw, hindi ka pwede umilad, no? Kasi tatamaan ka talaga, no? Tinamaan na. Ayan, so na-open mo na si Juan Carlos ang isa sa naging inspirasyon mo para tumugtog ng gitara. Okay. Aside from guitar, yan, ano pa yung mga tinutugtog mo na mga instruments? Hindi ko naman po masasabing magaling ako, pero kaya ko po mag-keyboard, piano, ganun. Tapos, ukulele, tsaka drums. Pero sobrang basic lang po nung alam ko dun. Pero yan, kaya ko, yan. Piano, guitar, ukulele, tsaka drums. Yun po, so far. Pero gusto ko pa mag, ano, ng iba pang musical instruments. Oh, ako din talagang gustong-gusto ko rin talaga matuto, lalong-lalong mag-piano. Yung ala hanggang ngayon, alam ko pa rin tumugtog. Marunong naman ako tumugtog ng piano. Ang alam ko lang, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung isang diretso lang. At least marunong, kaya mo. Ah, di ba? At least kaya kumindot. Di ba? No? Yun ang importante. No? Kasi doon naman talaga nag-umpisa. Progress po yun, progress. Oo, gaya. No? Ang galing naman. So, aside sa mga yun, ano yung pinaka-challenging na music instrument na talagang, alam niyo, ang hirap naman eh. Feeling ko acoustic guitar, which is yung first instrument na napag-aralan ko po. Kasi, aside sa masakit sa kamay, mahirap kasi talaga siya. Pero, ayun, kumbaga lahat naman nadadaan sa practice. So, if papraktisin mo lang siya ng papraktisin, then mag-excel ka dun sa skill na yun. Pero yun, acoustic guitar po siguro. Saka, siguro when it comes sa drums naman, yung timing. Medyo may struggle po ako sa timing before. Parang hindi ko masakto. Kasi minsan bumibilis yung paghampas ko. Parang gano'n. Hampas talaga. Oo nga. At saka nakakatuwa kasi, alam mo yun, yung kapag magpa-practice ka ng ng drums, di ba, ano, dapat handa ka talaga sa mga kapitbahay nyo. True. Kasi di ba, hindi mo alam, may marinig ka nalang naghahagisa ng mga bote dyan sa labas, no? Kasi di ba, ang lakas ng drums eh, no? Buti sana kung talaga marunong na marunong ka na, eh, paano pa, nagpa-practice ka pa lang, hindi parang sa pollution, no? nag-aaral ka ba yourself o merong kang, may tutor ka ba? Or, paano ka natututo?
Yung sa acoustic guitar po, si daddy ko po talagang nag-guitar siya. So, part yun, tinuruan niya rin ako ng basics, tsaka YouTube. Actually, parang YouTube naman na halos yung sagot. Oo, totoo pero yun. Sa keyboard po, nag-piano classes ako before, na parang 10 sessions lang. Tapos parang yun, YouTube na rin. Parang nag-YouTube na rin po ako eventually. And then, sa drums, YouTube din. Yung kulala, YouTube din. YouTube po yung sagot. YouTube lang talaga, oo, no? At saka, ano mo nakakatuwa, no? Kasi itong si Shane Garcia talaga, mga pesa, no? Alam mo, wala talaga makaka-stop sa kanya. Kung gusto niya talagang gawin, matutunan, talagang gagawin niya. And maging inspirasyon sana doon si Shane Garcia, no? Sa mga bagets dyan, Bekenamen, oo, no? Yung mga hindi man lang mautusan ng mga bagulang. Pero si Shane, tingnan niyo, oh! Diyos ko, ang dami ng alam sa buhay. Di ba? Ano? Ang galing-galing. Sobrang nakakatuwa. At ito ah, merong chika sa amin na naniniwala ka raw dito sa if you have a dream, do what it takes to fulfill it. Yan. Share mo naman yan. Ano naman yung hugot mo doon? Grabe, ang lalim ah. Parang gusto ko yung gawing motto sa yearbook ko. Pwede ah, pang yearbook. Yung mga may motto doon, usually pag sa ilalim ng picture mo. Oh, no, if you have a dream, do what it takes to fulfill it. Ano yung naging ano mo doon? Ano naging hugot mo doon? Siguro kasi na-experience ko siya. So, parang ayun, if you have a dream, do what it takes to fulfill it. Yan lagi yung sinasabi ko sa mga tao kasi naniniwala po ako na ayun, parang if may pangarap ka, 'di ba? Kasi part kasi dun sa pag-reach mo ng dreams mo, yung challenges, yung struggles, na may experience mo talaga yan. Dadaan tayo sa phase na yan, pero dapat hindi natin yung gagawing reason para sumuko. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin nun, nagkakaroon ka ng progress. Kasi po may saying or may nabasa ako na kapag daw nakaka-experience ka ng pressure, ng parang struggle na feeling mo, ayoko na, ganun. Parang ibig sabihin daw nun, nagle-learn ka along the process. Kasi if hindi mo na-feel yun, then baka hindi ka talaga nag-grow at all. So parang yun yung pinaka, ano ko dun na, if may dream ka, go for it. Kasi yun din, yung sa The Whole One Spot, yun talaga na tutunan ko talaga siya kasi parang yung mantra in life din ng The Whole Ones is lahat ng Juan, kunwari, Pilipino po, yun, lahat ng tao na nangangarap at nagsusumikap ay may mararating sa buhay. So parang, ayun, naging inspiration ko rin po talaga yung sinabi nila. That's why yun din po yung pinaka-motto ko sa lahat ng mga dreamers like me. Oh, thank you very much. Candidate number one, Shane thank Garcia. I think ganda na answer, ganda na answer ni Shane, eh, no? O nga naman, ano? Kasi kapag meron ka talagang gusto, di ba, no? Huwag mo lang gustuhin. Diba, no? Gawin mo. Oh. And of course, Shane, nakakatuwa din kasi, alam mo yun, ano, napapaligiran ka ng mga mabubuting mga tao, mga talented na mga tao na nagbibigay sa'yo ng kanilang experience, diba, no? Nagbibigay sa'yo ng mga inputs regarding sa music. At saka, alam mo, ganun talaga din, ano? Kailangan kung meron kayong mga kaibigan, doon kayo sa mga tao na nakapaligid sa inyo, dapat positive. Ay, parang may hirap yata gamitin yung positive ngayon. Sa panahon ngayon. Mahirap. Oh, huwag yan ang positive. Dapat yung makakatulong sa'yo. Yan. Oh, wow. Masa, huwag kayo mapapalibutan ng mga nega. Di ba, no, Shane? No? Totoo po yun. Sobrang important. Yun. Parang isa yun sa key para makasucceed ka sa life. Yung talagang isa-surround mo yung paligid mo ng mga tao na talagang susuporta sa'yo. Yeah, correct. Ano, ito pag-usapan naman natin itong single mo na Head Over Heels. Right. Na, alam mo, itong Head Over Heels dumarating to sa point ng mga teenagers or even mga millennials, mga yuppies, no? Na ako mamaya mapapakinggan natin 'to, no? So anong hugot mo naman dito? Ikaw ba ang sumulat ng kantang 'to? Shay? Yes, po, ako po. Anong hugot mo dito? Sino naging inspirasyon mo? Meron ka bang isang lalaki na biglang, ay! Gusto ko siya sa lahat talaga! Gusto ko sa lahat na! Itong Head Over Heels, story siya ng friend ko and I'm very, very motivated na nanonood siya ngayon. Ay, hi! Hello, friend! Hi! Hindi ko na siya in-name drop, so kailangan siya.
Sige. Pero ayun, parang naging nakuha lang ko siya ng inspiration kasi okay. Feeling ko naman parang halos lahat ng teenagers ngayon na experience yon na parang naging, hindi sila naging crush ng crush nila, diba? So parang yun po yung pinaka-message nung song na yung crush mo hindi ka crush kasi meron siyang crush na iba. Ayun, talaga yung ano, sa friend ko po talaga. Friend! Kamusta yung crush mo? Crush mo pa rin ba? Crush mo pa rin ba? After all, and it's an honor ano na yung kanta mo na Head Over Heels, eh talagang istorya niya. Ang cool! Ano? Ang sarap maging kaibigan ni Shane. Gagawa siya ng kanta for you. That's why, feeling ko rin po kasi yes. Baka may iba rin makarelate dun sa song na yun. That's why sinulat ko siya. Oo, di ba? No? Excited na kami yan na mapakinggan mamaya, ano, mapanood dito sa ating Yes the Guest. Okay, so ito na, maglalaro naman tayo ngayon, Shane. Noon. Oo, at hello sa mga viewers natin ngayon. Oo, ayan, sina Andrea, sina Christine, sina Joyce. Hello, hi! Hello mga guys! Hi, guys! Enjoy the afternoon dito sa ating Yes the Guest. Kasama natin si Shane Garcia. Ito yung ating game. Madali lang to. No, we have here a situation, no? Meron tayong situation dito at bibigyan mo ng message. Yan ang bawat situation na 'yon. Okay, so napakadali lang. So handa ka na ba, Shane, no? Kailan mo ba ng tubig? Medyo mahirap 'to. Kakayanin po. Kakayanin para sa ekonomiya. Okay. Yes. Ito. Oo, no. Ito naman. Yan, ha. Bigyan ng message. Una natin, no. Bigyan ng message itong taong nahihirapan sa sarili. Yan. Eh, nahihirapan tuloy. Hinahanap pala ang sarili. Ah, okay. Oo, yan. Hinahanap ang sarili. Ano ang gusto mong, sabihin sa kanya? Hinahanap ang sarili. So, parang ano sila, lost sila, feel lost, ganun. Mm-hmm. Para sa akin, parang siguro po, kumbaga, may, siguro parang dumarating tayo sa point na ganyan, na parang feel natin lost tayo. And I'm not going to be very churchy or ano, pero siguro po parang bumalik ka sa source. Sa source, yan, sa source. Kasi parang, if you feel lost, yun, balik ka lang. Tapos, tanungin mo muna yung sarili mo kung nasan ka ngayon, kung bakit ka nagsimula sa isang bagay, kung ano ba, kasi parang yun yung nangyayari, na nagda-doubt ka na rin, diba? So, ayun, para sa akin, bumalik ka lang sa source and, yeah, I think the best way to do is to, yeah, ayun, balik lang sa source, tsaka, ano pa ba? Kumbaga, wag may pressure yung self mo na hanapin yung sarili mo kasi you'll get there. Just yes. One step at a time lang. Yun. Correct. Kasi alam mo, Shane, ano, sa tingin nyo no, na kapag very successful ka na, hindi mo mafe-feel na para bang hinahanap mo pa rin yung sarili mo. Alam mo, di ba, no, meron tayong mga nababalitaan na mga celebrities, international or even local, na lahat nasa kanila na, pero they feel lost sometimes. At alam mo, no, nakakatuwa kasi, alam mo, napaka-basic lang yung sagot doon, no? O yun nga yung sinabi nga ni Shane Garcia, no? Na, alam mo yun, ano, tumingin pa rin tayo sa source. Yan, oo, no? Kasi yun talaga, eh, no? Kailangan talaga ma-inspire ka at bumalik ka mismo kung saan yes, ka talaga, alam mo yun, ano, kung saan talaga yung belief mo at doon talaga mahanap mo ang iyong sarili. Okay, next naman! Bigyan mo naman ng message yung nakaka-experience dyan ng identity crisis. Ooh, identity yeah. Crisis. Mm-hmm. Siguro, ano po, parang, sa opinion ko lang, parang mag-reflect ka, i-assess mo yung sarili mo. Kasi kapag identity crisis, parang feel mo na, ano ba talaga? Sino ba talaga ako? Parang mga ganon. So, parang siguro i-assess mo yung self mo. Parang medyo same din siya sa first one na try to question yourself din kung bakit ka ba nandito ngayon. So, parang i-assess mo yung self mo na i-assess mo yung self mo kasi wait lang, nawawala ako.
Okay lang, wala tayong timer, Shane. Wala tayong timer. I-assess mo lang yung self mo kasi mahirap yan eh. Tsaka, ayun, tandaan mo, ito pala, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ayun, sa battle na to, you're not alone. So, parang tandaan mo na meron at merong tao na nandyan din for you. So, just try to be stronger. Medyo cliche siya, pero ayun, try to be stronger. Kasi, pag nalampasan mo yan, masasabi mo talaga na worth it. Lahat yan, yung struggle na yun. Correct. At saka nandito kami ni Shane para sa inyo, mga best. No? Tama. Oo, no? Nandito kami ni Shane. Okay, next naman. Ayan na, ito naman. Ako, ito. Ano naman ang message mo sa taong na-fall sa ex ng best friend niya? It's very complicated, pero nangyayari to, di ba, Shane? Ano? Sabi nga po nila, di ba, yung love, wala naman daw pinipili. Eh, well, kasi hindi ko pa naman yata siya na, ano, pero siguro po, for me lang, sabi nga sa Bible, and churchy na naman, pero sabi sa Bible, the heart is deceitful. So, parang, pero, so dapat, we still have a choice to really guard and protect our heart kung sino man yung tao na mafa-fall tayo. Kahit nasabihin natin na, eh, pag na-fall ako dito, wala, eh, nahulog ako. Pero, hindi eh, kasi parang may choice pa rin naman tayo. And kung nagsisimula pa lang naman, diba? Parang ano lang po yan, kapag may sunog. Example na daddy ko, parang may sunog. Diba, pag may sunog, di naman siya bongga agad. Parang, super dami na agad na fire, ganun. So, parang, hanggat kaya mo pa buhusan ng tubig, kaya mo pahupain yung apoy. Ayun. Hanggat kaya mo pa siya pahupain, edi pahupain mo kasi kapag nagtuloy-tuloy na yan, baka wala ka nang magawa. Baka mahirapan ka. So that's why you need to really choose your, dapat mag-decide ka din na talagang wise ka before sumugal. Ayun, before ka sumugal dun sa relationship na yan, yung situation na yan. Tama. Kasi iba ginagawa diyan kasi Shane, ano, kapag nasusunog, no? Kapag mayroong nasusunog, ang ginagawa, hindi muna sila lumalabas. Ano muna sila nagse-selfie. May sunog! Smile! Very ano talaga eh, no? So, mga addicts sa social media. Ito naman. Kaya ano naman ang iyong message sa ikakasal na sa taong pinakamamahal niya? Yeah. Okay, so hindi po ako magsasana all dito kasi matagal pa ako, pero I guess unang-una, congratulations. Ayan, congrats. Best wishes, no? Yung best wishes po. Tsaka, siguro ano na lang po, parang another chapter yan sa life natin, sa life nyo, and so ibig sabihin, another responsibility din siya. So, talagang dapat, kasi hindi naman din siya easy na decision, kaya dapat, ayan, dun sa responsibility na yun, di ba? Part, kasi syempre marriage is sacred, so dapat papahalagahan natin yan. And ayun, kumbaga, ibig sabihin nun, parang if may pag-aaway, if may struggle, eh, nag-commit kayo dito. So dapat, kumbaga, nag-promise kayo sa harap ni God. So dapat, panindigan natin yung responsibility na yun. Kasi dun sa panibagong chapter ng buhay nyo, panibagong responsibility, so dapat, talagang pag-isipan ng mabuti. Pero, ayun, hindi lang po, kumbaga, para sa akin po, yung love po kasi hindi lang kilig-kilig, ganyan, hindi lang basta feeling in love. Kasi, it's also a responsibility. Kaya, dapat pinag-iisipan din ng mabuti. Pero, ayun, stay in love. Pero, if may struggles na dumating, eh, dapat i-solve niyo yan together. Huwag lang basta-basta agad susuko. Oo. Diba? Tsaka huwag i-post sa social media. Pinapost. Oo. Huwag agad i-post sa social media. Di ba? Kasi minsan eh, nung may problema kayong dalawa pagkatapos yung social media. Huwag ka agad. Oo. Marami nakikisaw-saw ng mga friends. Diba? Naging diary. Yes. Oo. Ito naman. Ano naman ang iyong mame-message sa mga bagong break sa jowa? Mga heartbroken. Yeah, may mga nanonood sa atin diyan ng mga best natin na heartbroken. Hello po sa inyo. So fresh pa yung sakit. Siguro, just, eto talaga, really, just really take your time to heal.
from everything kasi ayun, hindi naman po siya minamadali and I'm not saying na ano, pero magkakaiba naman tayo ng healing process, pero that's my point na just take your time, huwag ka ma-pressure and i-heal mo lang yung sarili mo, yung talagang fully healed ka na. And remember na part din sa life natin yung struggle na magiging masasaktan tayo because of heartbreak. So, ayun. So, take your time lang to heal. Don't pressure yourself. Mm-hmm. And, yeah. Ibig sabihin lang nun, hindi pa, siguro, ibig sabihin lang nun, hindi pa siya yung para sa'yo. So, siguro, sa pagiging single mo na ulit, galingan mo na lang maging single para pag dumating na yung the one for you, super prepared and ready ka na. Ah, oh, di ba? No? Nice, nice. Okay, maganda yan. Makakatulong yan sa mga heartbroken ngayon. Okay, ito naman. Ano naman ang masasabi mo? Ayan, because we're facing it right now. Ayan, ano naman ang masasabi mo sa nararanasan natin ngayon na COVID-19? Sa COVID po ba? Mismo o yun sa mismong... Sa mismong in general. Sa mismong pagharap natin COVID-19. Ayun na lang, sige. Sa pagharap natin, paglaban natin sa COVID-19. Ayun, halos 1 to 2 years na rin, no? So, unang-una sa lahat, para sa mga tao na patuloy na lumalaban, lahat naman tayo, patuloy na lumalaban dito sa gitna ng pandemya, gusto ko lang po sabihin na proud ako sa inyo kasi na-overcome pa rin natin siya. And, ayun, let's just continue to fight for it. Sana hindi tayo mawalan ng pag-asa. Kasi, tapos para naman sa COVID, sige na... Inausap na si COVID. Oo, di ba? Pumakausap pa natin siya. Sige po, yung COVID, well, yung pandemic naman, yung quarantine, parang nagbigay rin siya ng sobrang daming discovery and lesson sa buhay natin. Yes, correct. Pero, ayun, aside from that, pwede na siya umalis kasi may hatid pa kita. Sabi na yun, just keep fighting lang. Naniniwala ako, i-claim na natin matatapos na tong COVID. Claim na natin yan, sana. Pero ayun, claim na natin yan. Basta, just keep holding on lang. Proud ako sa'yo. Yeah, yes. Diba? Ano? Kasi after this, ano, talaga we're stronger. Yeah. Better. Yan, yan. At syempre, eto naman, ano? Ano naman ang message mo sa mga taong may passion at pagmamahal sa music? That's nice. Eh di parang magiging ano pala to, message ko rin for myself na i-share ko na. Sige. Ang gusto ko lang sabihin na dumadating man tayo sa point na parang kino-question or nagda-doubt na tayo sa sarili natin, sa craft natin, but parang prayer ko na lang din po sa inyo na sana ma-keep yung fire dun sa passion and sa pagmamahal sa music. Kasi yan din talaga yung pinag-prepare ko sa sarili ko. Just keep the fire burning and always keep inspired, ayun. Dapat inspired ka kasi kapag wala kang inspiration talaga, medyo nahihirapan ka eh na i-continue yung paggawa ng music. And also, surround yourself with people na talagang suporta sa'yo, supportado sa'yo, na talagang masaya for you and talagang nandyan para sa'yo, hindi lang kapag through ups and downs, hindi lang kapag may achievements ka and also kapag nasa lowest point ka na ng life mo, kapag nag-struggle ka. Yan, very important kasi yan, lalo na sa industry natin kasi sila rin yung magmamotivate sa'yo to continue doing what you love. Yes, tama. Ang galing. Ano? Katulad dito, may nag-comment sa atin, sabi ni Dane Castillo, COVID, umalis ka na, magpe-perform pa ng live si Shane G. Tama! Oo nga, di ba, no? Diba, gusto natin na makita talaga si Shane na kumanta, diba, no? Face kasi to face. Puro online nga ngayon. Oo nga eh, puro virtual kasi ngayon eh. Mas maganda talaga yung nasa stage si Shane Garcia. And I think, ano, na na-miss mo na rin na mag-perform, diba, no, Shane? Actually po, since nag-start lang naman ako as in last year, so hindi pa ako nakakapag-try na as in live yung as in live gig, gano'n na. Ay, soon! Yes! Ayun. Kaya COVID, baka naman. sige. Oo, no, excited kami. Oo, no, sa iyong first, if ever, no, na performance on stage with live audience talaga. Na nandun talaga sila, no? Na talaga pumapalakpak, naririnig mo, di ba, ano, yung smile, yung ningning sa eyes nila habang nagpe-perform ka. And ako, soon yan, soon. And of course, speaking of performance, eto na, do, yung ating kanina niya sinasabi na
na naisulat, yeah, ni Shane Garcia. So ladies and gentlemen, mga best, are you ready? Shane, ready ka na ba? Ready ka na ba, Shane? Ready na po, ready na po ako. Okay, so sa mga best, eto na. Ayan na ang kanta ni Shane Garcia, ang Head Over Heels. Dito yan, sa Yes the Guest. Sa Yes the Best Manila, eto na. Like I am just floating in the galaxy. It's just sad to think that it's unrequited. When I say like you all need it, this is what I really needed. Oh, I saw you reading your favorite book. I thought that maybe I should take a look. And then you saw me there, but I realized you don't care. Maybe in another world we are meant to be. I just want to be with you, cause we fit perfectly. Oh boy, I'm falling head over heels for ya. And I don't know what it feels, but I feel like I am just floating in the galaxy. It's just sad to think that it's unrequited. When I say I like you, I mean it. This is what I really needed. Oh, Saturday afternoon, I'm sitting in a chair. Maybe someday I could be here. I thought about you a thousand times, wrote you a letter. Just seeing your picture really makes me feel better. Maybe in another world we are meant to be. I just want to be with you, cause we fit perfectly. Oh boy, I'm falling head over heels for ya. And I don't know what it feels, but I feel like I'm just floating in the galaxy. It's just sad to think that it's unrequited. When I say I like you, I mean it. This is what I really needed. Oh. Sweet ng voice, the song, very perfect, no? Lalong-lalo na sa mga nakaka-experience hanggang sa tingin na lang. Oo! Oh. Hanggang sa tingin, tsaka grabe, no? Di ba, no? Head over heels, no? Mula ulo hanggang taong. Galing na na. Lang talaga, oo, oh, yung ulo hanggang taong talagang sobrang na in love talaga, di ba? No? Hindi yan mula ulo hanggang hips, eh, no? Diba? Hanggang heels. Talaga. Oo, hanggang heels talaga. Ano? And it's a very beautiful song na talagang grabe. No? Ang dami nakarelate din. No? Lalo na yung si Friend. Hi, Friend! Pa-shoutout ulit kay Friend na naging inspiration ni Shane sa kantang ito. And again, no? What a beautiful song. Ang daming fan, no? Lalong-lalo na yung mga taga-digital namin. No? Sobrang nagandahan sa song. Because ang ganda na ng recall, ang ganda ng recall ng song, no? Mapapaganong ka talaga, no? Na 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 na. Guys, we're very very excited for more of your music. All right, soon after pandemic, siguradong nako
mas marami pa yan and mas marami pa opportunity. So please promote your single Head Over Heels na napakinggan namin, napanood namin, a beautiful song. Ayan, please promote it, invite mo yung mga best natin on True Quest dito sa Yes the Best. So ayan guys, Head Over Heels, my latest single, is now available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital streaming platforms. So just give it a listen, and also meron po akong Head Over Heels in studio dun sa YouTube channel ko, Shane G. And yeah, pwede nyo i-request yung Head Over Heels dito sa Yes The Best Station. So ano pang hinihintay nyo? Sunshine, so request nyo na yan. And again, thank you so much again for sa mga patuloy na nagsistream ng Head Over Heels. Hindi ko in-expect na abot na tayo ng 80k stream. So, yay! Oh, yeah! Mas marami pa yan, Shane! Mas marami pa yan! Oo, excited kami. Okay, ayan ha. So, sa mga best natin dyan, na i-request nyo yan, syempre, sa Yes the Best. Oo, para lagi nating mapakinggan. Ayan, ang kanta ni Shane Garcia. Okay, so ito naman, Shane! Ayan, saan ka naman namin na pwedeng mapanood? Ayan, again, kanina na-open mo, no? Nag-vlog ka. Apo. At syempre, meron kang channel, your social media. Please, do invite our mga bestie natin na talagang, alam mo yun, no? Yung fan na ngayon at yung mga fan pa noon, ayan, para lalo pang dumami, saan ka namin pwedeng mapanood at mapakinggan? So, ayun po. Hello po sa mga best natin dyan. Ayan, sa mga curious po sa akin or sa mga gusto pang makakita ng mga future ganaps ko, I have an Instagram account at @ShaneGarcia_, Twitter at @ShaneGarcia_, and I also have a Facebook page. It's ShaneG or facebook.com/ShaneGarciaOfficial, and yung YouTube channel ko where I upload covers, song covers, vlogs, and other video contents. It's Shane G or youtube.com/ShaneGarciaYT. Thank you, guys! Ganda, no? Shane G in the house. Break it down, yo! Oh, and of course, we would like to greet you advance. Happy, happy birthday, Shane! Kailan ba? Kailan ang birthday, Shane? Kailan? Next Friday po. June 25. Oh, next Friday! Sige, sige. No? Advance, happy birthday! Happy birthday! Ilabas yung cake! Asan na? Okay, so meron tayong handang VTR. Okay, so please watch this. Daloko lang. Baka, ala ko totoo. Baka lang, akala ko totoo. No, bigla, but, please watch this. Di ba alam, may babati sa'yo from abroad. Na-prank ako. Okay, maraming. Please watch this. May VTR. Eh, no? So maraming salamat, Shane, for being an inspiration sa ating mga teenies. Thank you very much. Oo, and of course, ano, maraming salamat din sa ating mga best na nanonood niyo, na bumabati din ng happy birthday. Ayan. At syempre, ayan na sa atin naman mga best daman natin diyan na gustong ito, invite ko lang din, Shane, ano, yung mga best natin na please don't forget na ang MBC Short Film Festival ay patuloy pa rin, ano, it's still ongoing, kaya naman sa mga best natin diyan, i-follow niyo rin aside, no, sa mga sa vlog, no, sa social media platforms ni Shane Garcia, i-like and follow niyo din, ayan ang MBC Short Film Festival. All right? Okay. Ayan, maraming salamat, Shane Garcia. We hope na ma-invite ka namin, hindi lamang dito sa virtual, ano, sa Facebook Live, kung hindi live na mismo din, yeah, sa radio booth, cool, ng Yes the Best Manila soon. Wow. after this pandemic, kapag nabakunahan na tayo. Tama. Yes, Sunshine, thank you very much. Thank Sunshine, you so much po. Thank you so much. Ayan, okay, so there you have it, mga best. Ano, magkita-kita tayo ulit sa Yes the Guest. At malay mo, no, baka sa susunod ulit, si Shane Garcia ulit ang ating guest. Maraming salamat. Ako po si Rico Paniero, nakasama natin si Shane Garcia. Bye, mga best! This is Yes the Guest. Bye!